namin itong iklaro, ha? Naglaruan ni Derek si Ellen, ha? Ha? Bakit? Papakaik ka, Vice. Ang tambok ng kets. Si Maha, from being a kapamilya, na magiging kapuso na. Pero na ikaw, nakisings ka na bang nagbigay ka ng motor? Tapos na tayo, Loy. Hello, mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba ang lagi niyong inihihilig sa amin? Ay! Itchy ka muna! Dali! Ingay-ingay mo. Ay, sa ito. Kayo lang naman ang tao, dahil di ba? Inibis ako si boss. Bawal lang ano. Hello. Bawal ang mababa energy. Anyway, ayan, syempre, pinag-uusapan na naman ngayon, no? Yung iba, sukasuka na silang pinag-uusapan si Derek Ramsey, yes. Si Darna, pero gusto lang namin itong iklaro, ha? Oo. Oo, meron namang fake news na lumabas dito kay Pinoy Rapid Live, no? Kung saan ito ay pinost o in-IG story ni Ellen Adarna sa kanyang Instagram account. Basan? Yes. Ito pa, no? Just in, Ellen Adarna, kinuwento na ginawa lang pala siyang tagapagbayad ng utang ni Derek! So pinalalabas, okay, kasi noon pa naman lumalabas, Loy, na si Ellen Adarna ay ginawa raw sugar mommy ni Derek Ramsey. So yung iba, hindi nila alam kung gaano naman din kayaman o yung worth, net worth ni Derek Ramsey. Akala lang iba, majirap lang. Diyos ko, nakita niyo po ba yung koleksyon niya ng kotse? Kung magkano bawat isa nun? Hindi, actually, nandito yung dad niya. So, dinala kami dati. Nung kami magkasama sa afternoon na talk show ni Derek. Saan dinala yan? Kami sa Palawan? Hindi, dito sa burger joint sa Makati. Akala ko sa bahay nila sa Palawan. Pag-aaral nila, isang burger house. Ah. Tapos na-meet ko pa yung dad niya na mayaman sina Derek. Oo ba't naman. Ba't naman sugar mommy? At saka kita mo naman. Si, si Ellen kasi mayaman din, di ba? Ang mga Adarna sa Cebu, meron silang museum, meron silang ilang hotels. Wow! Sa Cebu. Si Ellen, kilala mo yung kapatid ni Ellen, di ba? Yung sister niya. Sino? Si Yvonne. Ah, Yvonne? Adarna. Ah! Pero sinagot yan ni Ellen, itong sinagot ano yan. Na to. Hindi, actually, hindi naman napikon si Ellen dyan eh. Sinagot niya yan. Ano sabi niya? Ito po, nasa sulat, no? Basa. Alam naman natin lahat, hindi ako pangit para maging sugar mommy. If ganyan, I just left guwapa ko ang peg. Lol, by Felicia. Oh, kung magiging sugar mommy lang din daw siya, eh mas gugustuhin na lang niya maging maganda. Yes! So, syempre, baka mag-react naman yung ibang sugar mommy na bakit? Pag pangit lang ba ang pwedeng maging sugar mommy? Di ba maganda din? Oo nga, may mga sugar mommy maganda, no? Oo. Utang na loob, mga vlog na nag-ahasik ng mga fake news, tigilan nyo na yan. Oho! Para lang makagain ng views. Puutin na nyo yan. Oo, Diyos ko. Kung ano-ano na lang yung pinakalita. Sino naman maniniwalang sugar mommy si Ellen, di ba? And then, nakakatuwa. Diyos ko, pinaglaruan ni Derek si Ellen, ha? Ha? Bakit? Hindi, yung nilaro? Game na gano'n, lulusot yung kamay na hindi didikit dito. Ah. Ayan, no? Panoorin mo. So anyway, ang sit-sit nila. Oo. Sa dura sila naging sweet. Maganda. So hindi po totoo na sugar mommy o piniperahan lang ni Derek si Ellen. Totoo. Katulad nito, lumabas. Ha? Nagpa, kumbaga nagpa-photo op itong si Ayon. Perez. Dito sa kanyang motor na Ducati. Ay, sa siya? Ducati? Sa harap ng bahay nila ni Vice. Yes! Siyempre, kung ano-ano na mga lumalabas. Na yung iba.
Sugar mommy din daw si Vice. Ang comment ay mapapasana all ka na lang talaga. Yes. Tapos meron pang yung isa, yung lumabas sa Rider's Pack. Ay. Sa FB. Yung How to Be You po. Ay. Siyempre, ang dami ng mga ano. Salad talaga ang nakakatuwa rito ay pinagtatanggol si Ayon at si Vice Ganda. Mas marami nagtatanggol na yun, no? Oo, yung iba kumu-question na sinasabi, anong sabi nila? Ito po, nasusulat yung isa, oh. Oh, sabi diyan, eh, katas yan ang katas ni Ayon. Ay, sabi gano'n. Ayan nga, diba? Sabi nung isa, ang swerte naman ni Ayon. Tutot lang ang puhunan, may Ducati na. Diba? Alam mo, Loy, hindi mo man talaga aasahan sa lahat ng tao na maintindihan ang relasyon ng isang lalaki sa miyembro ng LGBT. Yes. Lalo na kung una, hindi pa rin sila nakakaranas ng LGBT. Pangalawa, sarado ang mata nila sa katotohanan ng bahagi ng lipunan yung ganyang relasyon. Totoo. Diba? Yung inggit, ako, normal yan sa mga Pilipinas. Yung meron pang mga How to Be You po, sana all. Totoo. Yung mga ganyan, eh, siguro yung iba, nami-misinterpret yung sana all. Uh-huh. And How to Be You po. And as parang, magkano yan? Anong kapalit yan? Ay, may ganon. O, yan ba yung bigay ni Vice Ganda? Ay, may ganon. Pero alam mo, kung kilala ko tong si Ayon, maprinsipyo din tong bata. Oo. Oo. Lahat ng endorsements niya, yung kanyang gastos. Hmm. Kanyang gastos yon. So, binili ni Ayon yon. Siguro mga 2 million ang binili ni Ayon doon. Pero mga 3 million so, yung nakalagay sa Ducati. Yung motor niya, siyang bumili galing sa mga endorsements niya. Exactly. Tsaka nagtatrabaho si Ayon. Oo naman. Di, so, araw-araw, kung nasa showtime ka, wala ka bang sweldo? Diba? Oh. Tsaka yung, diba? Tapos gumawa ng pelikula ako, diba? Oo nga. At saka meron din YouTube account. Si Ayon? Oo. Diba? So doon galing yung kanyang mga ano, inipon niya yan, ibinili niya ng motor. Diba? Kasi kung ako ha, sa basa ko sa mukha niya, hindi ako manghuhula, pero sa basa ko sa mukha ni Ayon, siguro siya yung bubuhay kay Vice kung darating ang panahon na si Vice mawawala. Yun ang sana all, di ba? Sana all. Dahil, grabe, naku, Diyos ko po. Kung pwede ko lang ikwento rito yung naramdaman ni Vice na babaeng-babae siya. Bakit? Ang ginawa sa kanya? Na nakalimutan niya, ay, may notches ko pa pala. Bakit? May caps na. Kaya may mga ganyan. Anong ginawa sa kanya? Oy, Diyos ko. Naku, di ba nga, ano yan? Na nakwento lang ni Vice dati sa akin. Nakakatuwa si Ayon. Talagang parang, hindi ko lang out of celos. So, eh hindi kasi masaktan ni Ayon si Vice. So, parang umuwi na lang si Ayon sa Tarlac, sa Narita. Tapos parang meron pang time na parang gustong mabura na sa mundo ni Ayon. Oo, Diyos ko, babaeng-babae si Vice. Ay! Oo, kaya naman, Diyos ko. Di ba nga, may times pa nga sinaman ni Vice yung mama niya, yung nanay niya. Si at saka si ate. At saka si Doc. Si Doc Tina. Ayon! Sila sa Tarlac. Parang namaman niya. Hindi, talaga. Ay, di ba? Doon nga, parang doon naramdaman ni Vice kung gaano siya kamahal ni Ayon. Oh. Sobrang affected si Ayon. Babae ka, Vice. Oh. Nakakaloka, di ba? Ang tambok ng kets. Sana, yan talaga yung sana, di ba? At saka kung sinememan ko ang bumili ng motor, yan ito yung isang magandang explanation ng isang friend ko na mayaman. Sabi niya ganun, kung ako, naging straight ako, hindi ako bakla, tapos meron akong girlfriend, most likely, kung bibilan ko rin siya ng mga mahal na gamit. So, ano yung difference nun kung nagkataon na bakla ako, tapos ang mahal ko, lalaki, di ba? Exactly, oo. Parang masyadong ano. Binibigyan lang nila ng ibang interpretasyon at saka kulay dahil lang sa gender. Oo. Parang diba? Stereotyping daw ang tawag to. Na parang, bakit? Ang straight lang ba? Ang kayang magregalo?
doon sa isa pang straight. Yes, totoo. Diba? Hindi ba pwedeng yung bading magregalo ng ganito sa isang straight na lalaki? Yes. Diba? Na parang anong big deal doon? Diba? At saka diba sabi nga din ni Meme, si Ayon daw hindi pala hingi, hindi malalaman na lang yan. Kaya diba nung Holy Week na napilayan siya, binili niya ng PS5. Yes. Para lang that's sumaya. That's mga 37 o 43,000. Para lang sumaya si Ayon. Kasi nga hindi daw nagsasalita si Ayon. Mararamdaman mo na lang kung may dinaramdam siya. Oh, sobrang lungkot ni Ayon. Doon lang siya sa gilid ng bahay na tulog. Parang feeling niya, parang baldado na ako. Parang inutil na wala akong magawa sa bahay. Eh sabi ni Vice, ang buhay lang naman ni Ayon ay mag-workout doon sa gym nila. Magbisikleta. Yun lang ang kaligayahan ni Ayon. Eh, naglaro sila ng badminton. So, nagka-sprain. Yun na, namali ng ganun yung tapong niya. Ayun, nagka-sprain siya doon sa ankle niya. Kaya, binilan niya ang PlayStation ni Vice. Ngayon, yung sa Ducati, granting na bigay ito ni Vice, ano nang pakialam natin? Kaya nga. Pera nyo ba ang nalagas? Kaya nga. Hindi naman. Nabawasan ba savings nyo? Ba tayo apektado sa ganito? Diba? I'm sure yung mga lalaki, lalo na yung mga napapasana all, siguro ang hinangat nila o ang wish nila rin, sana ako na lang naging jowa ni Vice para ma-experience ko rin yun. Kaya yung si Ayon, sinabi nung, how to be you po, ibig sabihin, naiingit kami sa'yo. Buti ka pa, meron kang ganyan. O, hindi magmahal na rin po kayo ng bading, don't diba? Don't encourage them. Sabi ko lang naman, gusto nyo matry, edi itry nyo na. Pero hindi na big deal sa mga panahon ngayon yan, diba? Oo naman! Yung mga dalawang gwapo mo, nag-holding hands pa. Diba? Yung pag-holding hands ka ng dalawang gwapo, hindi kaya ng bakla yun. Tsaka na isang straight na gawin yun. Diba, no? Pero yung dalawang bilateral, mag-holding hands, lalakad diba? Sila, Diyos ko po. Naiingitan niya ng mga totoong bakla at ng straight, na pero hindi nila magawa. Kinaingitan din niya ng straight na lalaki at saka ng babae, kasi minsan, diba, hindi straight yung mga jowa nila. Yung ang kaya nilang gawin ay bitbitin lang ang bag ng babae. Yes. At alalayan lang ng gano'n. Yes. Pero yung ganyan, tapos yung haruta. Ikaw talaga! Walang ganun. Diba? So anyway, love knows no gender pa mga kaibigan. Yeah, get well soon kay Ayon. Yes. Sana ay happy ka at makalimutan mo yung sakit ng iyong sakong. Yes. Habang ikaw ay naglalaro ng PS5. Yes. Diba? We are so happy for Vice and Ayon. True. Ako mismo, love. Ako mismo ramdam ko kay Ayon. At saka first hand, na-experience mo yan, Nay, di ba? Kung paano niyang alagaan si Vice. Sobra niyang love talaga si Vice. Kaya nga si Vice, ang tambok ng keps. Tapos 42 yung boots. Hindi kapsi, ha? Hindi kapsi, kapi. Hindi, World Cup. Tapos yung balakang. Ha? Yung balakang. Bote ng lumang cook pag ganyan ka ba? Anyway, mamai si Mimi. Actually, si Angelica Panganiban din, sobrang in love ngayon, di ba? Yes! So na, hindi naman siguro dahil sa pag-ibig, kaya ayaw nang mag-teleserye ni Angelica. At firm siya na itong walang hanggang paalam ang huli na niyang teleserye ang gagawin. Siguro hindi mo rin maalis kay Angelica Handel at age 6. Yes. Ay doon na nagsimula ang kanyang career, doon sa Antipolo Massacre. Kung yes. Kung natin, So, 6, tapos ngayon 34 na siya. Oo. Oh, oh. So, 28 years na siyang nagtatrabaho sa TV. Hindi natin siya masisisi kung yun ang nararamdaman niya ngayon. At feeling niya, teka muna, hindi na ako bumabata. Kailangan ko ng kapartner sa buhay. Kaya siguro, nakaipon-ipon na rin si Angelica. Tingnan nga lang natin kung tuto pa rin ni Angelica na hihinto na siya sa kanyang pag-aartista. Pero alam mo, Loy, ang mga artista may sakit ng pagbabalik. Alam mo kung bakit? Bakit, Nay? Minsan, merong inaalok sa kanila ang ganda-ganda ng character.
hindi na matangginan. Hindi na, teka muna, sandali, baka ito na yung pwede kong ihuli. Yan. Oh. Pag ganyan-ganyan nila. Pare. Nakasampu pala ako ngayon. Oh. Nakasampu pala ako, kakaayaw ko, kakasabi ko na, ito na yung last. Oo. Parang si Ate Shawi, ganyan din, di ba, sabi niya mag-retire na siya, kasi bigla may mga pumasok na mga project na hindi niya matanggihan. Kasi nga, ang mga artista, talaga nasa dubo na nila, nasa buto na nilang nananalaytay yan, na isa sila, at pag may inalok sa kanila, na napakaganda ng role, tapos nangihinayang sila, nako, lalo silang magkakaroon ng anxiety pag hindi nila yung tinanggap. May ganun sila. Sabi naman ni Angelica, baka daw mga after 20 years, pag may inalok sa kanya magandang role, parang ganun na siya kapagod, ganun. Kasi sabi din yan, yung itong huling mga ano niya, shooting days niya, wala na siyang mailuha. Parang kalahati daw ng buhay niya, dinrama niya na sa television. Tsaka actually, kaibigan ko kasi yung Loy, yung mami ni Angelica. Ang kwento sa akin ni Mami, alam mo ba, talagang sobrang dinidibdib ni Angelica yung pagtatrabaho. Mm-hmm. Dahil alam mo ba, yung kanilang bahay dati, 2 million a month ang bayad. Oh my, bakit? Oo. Renta yan? Hindi. Akala ko renta. Para lang mapa sa kanya na yung bahay. Ah. Eh kasi ang ganda ng prime lot kasi yun, prime property. Mm-hmm. Diba? Kaya siguro doon naubos ni Angelica yung powers niya. Para mabayaran na niya ng full yung bahay at mapasakay niya na. Siguro nung pagkatapos niya bayaran ng bahay, parang doon na siya time sandali, papahinga muna ako. Papahinga muna ako. Medyo parang hindi, pero hindi ko ma-imagine sarili ko na inaya ko yung 2 million a month. Oo. May ganyan. Eh lalo na pag ayaw mo ng utang o ayaw mo nasisira sa bangko. Totoo. Di ba? Talagang kakayod at kakayod ka. Kaya naiintindihan ko si Angelica. Kung ganun man ang kanyang kandami. Kung gusto niya na magpahinga sa pagkatalisera. At maiintindihan din natin si Angelica kung hindi niya tutuparin yung kanyang sinabi na hihinto siya. Mm-hmm. Dahil meron na naman siyang na kurso na dahang na role na inialok sa kanya. Totoo. Di ba? Tulad nito, pinag-uusapan dun sa isang blind item, sino nga ba yung lilipat sa GMA from being a kapamilya na magiging kapuso na? Ah, so, meron na naman? No, ang hinuhula dati si Bea Alonso. Oh, oh. So ito ay nilinaw na ng manager ni Bea Alonso na si Shirley Kwan na hindi lilipat si Bea, kundi gagawa lang ng movie with Alden. Yes. Yun lang na nakaka-partner doon ng GMA Films. Mm. Oh, so ngayon ang hinuhula nila, maraming hula na si Maha. Maha? Blanco. Ah, kala ko si Lana. Lana? Maha Lana. Aray ko. Ngayon, Maha. Ating eh. Maha na. Hindi. Tingnan naman natin ano, kung yan ay magkakaroon ng katuparan at papanood natin si Maha, wala naman din problema. Yes. Wala naman siya kontrata sa ABS, yes, sa TV5. Mm-hmm. So okay lang, malaya siyang gumawa sa GMA7. Yes. Diba? Importante lang naman, Loy, no? Dito, lalo na sa industriya natin, na hindi ka pa rin makakalimot na lumingon sa pinanggalingan mo. Mm-hmm. Or tumanaw. Totoo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga artista, never kang magsasalita ng anything against doon sa pinanggalingan mo. Lalo na at maliit lang ang industriya, magkakasalubong kayo, magkikita kayo, yes, at hindi mo alam, gagawa ka pa rin pala doon. So, yun lang naman. Kaya lagi sinasabi ni Nay Chrissy, huwag magsusunod ng tulay. Yes. Diba? So anyway, good luck kay Maha kung siya man yung nasa blind item. Uh-huh. Or kung kahit si Bea yon, Loy. Aba, sino naman tayo? Dahil wala namang kontrata sa ABS-CBN si Bea. Yes. Diba? With that, mga kaibigan, maraming salamat po. Kasi namin batiin yung isa na nakakatuwa na dito lang siya humuhugot sa OGBS Showbiz Update ng lakas para lalo pa niyang pagsilbihan at patunayan sa kanyang mister na siya ay isang mabuting asawa.
Yes. Oo, parang hindi siya binibigay dahil kalahati na ng katawan ng kanyang asawa. Paralyzed. Uh-huh. So siya na yung kamay at paa ng asawa niya. Sa buong maghapon. Pero hindi siya. Siya nagsasawa dahil isa sa mga pinakukuhaan niya ng ngiti, ng strength, itong ating OGDS Showbiz Update. Sana kayo ganun din, ha? Oo. Hello kay ano? Lori Ansi. Lori Ansi. Thank you so much. Salamat po. Nakaka-inspire po yung inyong comments. Saludo kami sa iyo. At saka yung mga comments po na lahat ng ating po mga kababayan at saka mga OFW lalo na nagsasabi na ano, na napapagaan po ng araw ninyo, ng pakiramdam ninyo, yung panonood po sa OGDS Showbiz Update. Yeah, maraming salamat po. Ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Huwag po kalimutan i-click ang notification bell. Yes. Opo, para ma-notify agad kayo kung meron kaming bagong showbiz chika, okay? Ganun din po ang gawin ninyo sa OGDS Personala na ito. Yes! May bago kaming upload doon na panoorin nyo. Yes, nakakaaliw, promise. Ito lang naman yung merong problema, hindi ba? Wala naman problema yung tila ni Sir. Ay! Wala naman problema yung mga kamay ni Sir. Ay! Baka naman. At syempre pa, ang aming mga kanya-kanyang YouTube channel. Yes! Ang Mama Loy po, mag-subscribe po kayo. Tulungan niyo po ako maka 100,000 subscribers. M-A-M-A-L-O-I. At syempre kayo, Mama Ops. OGDS channel. Syempre pa, maraming salamat. Pwede naman po yung ipad papausin ng OGDS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ito yung magawag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabi! Every gising is a blessing. Ano pa nga ba ang lagi niyong hinihilig sa amin? Ichigo mo na! Dali! Ingin bumangang talaga. Pero na ikaw, nagkisings ka na bang nagbigay ka ng motor? Tapos na tayo, Loy. Ay! Tapos na? Din! Nachisins ka na ba may binigyan kang motor? Motor ba yung binigay? Ay! Ano ba binigay mo? Oo, kasi yung electric fan nila. Oo. Tama, yung electric fan nila na may nagnakaw ng motor sa likod ng ventilator. Ayun. Binilang ko na lang ng bago. Ventilador. Kesa motor pa ang hanapin ko. Okay ka na? Happy! Aray ko! Aray!